Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. I'm Shyna at gumagawa ako ng mga cover songs at vlogs na related sa music dito sa aking YouTube. Pero sa video na to is hindi muna ako gagawa ng video about music or another song cover at nagbabalik na naman po ang ating Shopback Vlog! Ito po ay part 2 ng vlog na in-upload ko 3 years ago. Dahil napansin ko na marami nga nag-try na gamitin yung code ko para magkaroon ng instant 100 pesos sa Shopback, pero hindi nila nakuha. Nabasa ko nga sa comment section na maraming nadi-disappoint dahil hindi nila makuha yung unlimited 100 pesos na maaari nilang kitain sa paggamit ng Shopback. So kung bago ka lang sa YouTube channel ko at hindi mo pa napapanood yung part 1 ng vlog na ito, i-check mo lang yung link sa description para mapanood mo yung buong video. Sa video na yon ay pinakita ko nga kung paano nga kumita ng 100 pesos sa Shopback sa pamamagitan lamang ng pagre-refer ng mga kaibigan na mag-sign up din sa app na ito. Marami nang nakapag-sign up sa inyo pero hindi nyo nga nakuha yung 100 pesos dahil hindi nyo po nagawa yung buong steps na kinakailangan para makuha nyo po yung 100 pesos. Ito is clarification lang dun sa video na in-upload ko. At kung bago ka lang sa channel ko at napadpad ka lang sa video na to, maaari mong i-like itong video na to at i-subscribe ang aking YouTube channel para updated ka sa mga ganitong klaseng topic. At ayun na nga guys, ito po ang aking cellphone at ipapakita ko sa inyo one by one yung kailangan nyo gawin para makuha nyo yung 100 pesos sa cashback. At sa mga hindi pa nga nakakaalam guys, ayan, papahapyawan ko na lang yung full video na in-upload ko, yung part 1 ng video na to is maaari kayong kumita sa Shopback ng unlimited 100 pesos sa pamamagitan lamang ng pagre-refer ng inyong kaibigan na mag-sign up sa app na ito. Sobrang dali niya nga lang guys gawin dahil wala namang bayad po ang pag-sign up sa Shopback. At ang kailangan lang gawin is i-install ng inyong kaibigan ang Shopback sa inyong app at mag-shopping sa kanilang favorite online app kagaya ng Lazada at Shopee. So ito nga po ang aking Shopback app at bubuksan na natin. So ito po ang aking Shopback app guys. Ayan. And then, hindi siya masyadong makita dahil kinakain siya ng liwanag. Para po guys, makuha nyo yung 100 pesos, kailangan nyo pong gawin yung tatlong steps na ito. So, mare-review nyo po yan by going to your account. Tapos, pumunta po kayo sa referral. Ayan, sa referral. At makikita nyo dyan guys yung referral code na i-share nyo nga sa inyong mga kaibigan. At makikita nyo po dyan yung steps or process para nga makuha nyo yung 100 pesos. So, ito ang dapat mong gawin kung ikaw ang magre-refer sa mga kaibigan mo. Una, kailangan i-share mo yung code mo sa iyong kaibigan. Kailangan guys, i-enter ng kaibigan mo yung referral code mo para mapunta sa iyo yung referral. And then second is, kailangan mo maglagay ng withdrawal details sa iyong Shopback account. Kailangan nyong ilagay yun guys para malaman ng Shopback kung saan ipapadala yung mga kinita nyo. At ang pangatlo guys na nakalimutan yung gawin o ipaalala sa inyong kaibigan is yung mag-spend ka ng 300 pesos sa kanilang paboritong online shopping app. So marami nga nagre-reklamo sa akin na nag-shopping na nga yung kaibigan nila ng worth 300 pesos sa Shopee or Lazada pero hindi pa rin pumasok sa kanila yung earnings. Mamaya guys, ipapakita ko sa inyo yung valid na click para ma-recognize ng Shopback na nag-purchase na kayo ng 300 pesos sa inyong paboritong online shopping app. Kung ikaw naman ang kaibigan na nakatanggap ng referral code, meron kang apat na step na dapat mong gawin. Ito yung step na na-skip mo kaya hindi mo rin makuha yung earning mo. So una, yun nga is marami na nakagawa nito, nag-sign up sila dun sa Shopback gamit yung referral code ng kanilang kaibigan. Pangalawa guys is kailangan nyong maglagay ng withdrawal details sa inyong Shopback account. Yun siguro guys yung part na na-miss nyo kung bakit hindi mag-proceed yung or kung bakit hindi ma-confirm yung Shopback nyo. Third is kailangan mong mag-spend ng at least 300 pesos sa iyong shopping online apps or sa iyong paboritong shopping online app at kailangan i-wait mo na ma-confirm yung
cashback. And pang-apat is kailangan mag-accumulate ka ng total of 150 pesos confirmed cashback sa iyong account. So makita nyo guys dito, ang dami na akong na-refer, pero meron lang, pero hindi pa sila tapos. Kumbaga may nakalagay dyan 50% progress, 75% progress. Kung i-click natin tong see more, ayan po silang lahat guys. So ayan guys, papapansin nyo dyan is meron lang silang 50% progress, 75% progress sa mga na-refer ko. Kasi meron silang na-miss na step doon sa kailangan nilang gawin. How to add withdrawal details sa inyong Shopback account. Nandito ka sa iyong home ng iyong Shopback and then i-click mo yung account at makikita mo dyan yung iyong cashback earnings. Meron doon guys nakalagay withdraw. I-click mo lang yon and then doon mo ilalagay yung withdrawal details mo. O diba, sobrang dali lang yung gawin guys. So pwedeng ilagay nyo yung inyong bank account or GCash. And then paano naman magiging valid yung inyong Shopback or malaman ng Shopback na nag-spend na nga kayo ng 300 pesos sa Shopee or Lazada. Yun nga guys, huwag nyong kakalimutan na Shopback muna bago Shopee, or Shopback muna bago Lazada, or Shopback muna bago Zalora. Kailangan i-click nyo muna guys yung Shopback para ma-recognize nung online shopping app na ito ay entry mo sa iyong Shopback. So una guys, i-click nyo yung Shopback, ayan. And then i-scroll down nyo lang siya. I-scroll down nyo. Then i-scroll down nyo, ayan, makikita nyo yung Explore More Brands. And then makikita nyo dyan yung Lazada, Shopee at Zalora. So ako for example is suki ako ng Shopee. I-click ko guys yung Shopee. Ayan. And then i-click nyo yung Continue to Store. Ayan. At sa baba, makikita nyo guys yung guidelines dyan. I-click nyo lang sa baba is Continue to App. Ayan. So, after nyo i-click yan, magbubukas yung inyong Shopee app. At yan, pwede na kayo dyan mag-shopping ng gusto nyo. I-search nyo yung mga items na gusto nyong bilhin na meron lang minimum worth of 300 pesos. O, diba, sobrang dali niya lang gawin, guys. So, marami nakamiss nung step na yan. Kaya, huwag niyo pong kakalimutan, guys, na sa tuwing mag-shopping kayo is i-click muna, guys, yung Shopback. Ayan. I-click nyo muna, guys, yung Shopback. Saka kayo mag-click dun sa app na gusto nyong puntahan. For example naman, suhoy ka ng Lazada. So, andito ka sa iyong homepage ng iyong Shopback. I-scroll down mo lang at makikita mo dyan yung mga brands or yung mga online shopping app. And then, i-click mo yung Lazada. Ayan. And then, i-click mo lang yung Continue to Store. At sa baba nyan is, i-click mo lang yung Continue to App. Ayan. So, magbubukas na guys yung Lazada app at pwede na kayong mag-shopping. So, napakadali lang guys, sundan yung step na yan. Kaya wag po kayong malilito. And just in case you have further questions, pakicomment na lang po sa ating comment section at sasagutin ko po yan. And again, kung hindi mo pa napapanood yung part 1 ng video na to, i-check mo lang po yung link sa description or yung link na nasa comment section. So, ipipin ko po yan guys sa comment section. At yun lamang po guys. Maraming salamat sa pagtapos ng video na to. And see you on my next video. Bye!